Tayo pong mga tao ay nilikha ng Diyos para maging masaya, hindi para maging malungkot. Gusto natin maging masaya at yan din ang gusto natin para sa ating kapwa. Pero bakit maraming kalungkutan? Because happiness is also about dealing with unhappiness. Happiness can be born out of dealing with pain. Life can be full of pain. Life can present very real pain. And life can be spoiled, irritated, harassed by pain. How to deal with it and how to eradicate it in our lives, how to uproot the roots of pain can help us be happy in an emotional and a spiritual way. Haharapin natin ang isang pinakamalaking suliranin ng sangkatauhan at yan ay mga hirap, hilahil, mga sakit sa buhay. Pinamagatan po natin ating mensahe na face your pain. Harapin mo ang iyong mga sakit at mga dusa at mga dalita. Salamat, Ama, sapagkat kami maring sumamba. Malaya po ang aming espiritu, malaya ang aming katawan, at kayo nasa aming kalagitnaan. Humihiling kami ng simpleng mensahe. Mensahe, Panginoon, na nag-uugat sa inyong salita. Mensaheng makapagtataas sa aming kalagayan, at mensaheng tanging sa bibig niyo lang numumutawi. Nawa, Panginoon, ay marapatin mo ng iyong lingkod ay matungtungan ng iyong paa. Maitaas namin kayo, at ang tinig niyo ay marinig naming lahat. Winawaksin namin anumang gawa ng kaaway, tinatanggihan ang panlilinlang ng mga masasamang espiritu, at binibigo ang masasamang hangarin ng sinumang taong may di mabuting layunin sa aming kalagitnaan. Lord, we surrender ourselves to you and ask you to be our protector from all presence of evil. And we pray that you may be our speaker. Lead your people unto greater godliness and deeper knowledge of you. Kaya, Panginoon, ang aming nais marinig, hindi kapwa-tao lang, kaya kayo pong maging tunay na tagapagsalita. Gamitin niyo ang inyong kasangkapan, Panginoon. Itaas niyo po ang inyong pangalan at kami hanguin niyo mula sa mga di naman marapat na mga pagdurusa. Walk powerfully in our midst, O God. Accomplish your holy purpose for calling us here today. We dedicate our time to you and ask you, Lord, let your will be done. In the mighty, precious, and victorious name of Jesus, your Son, our Lord, we pray. Amen. Face your pain. At ang una-una po natin dapat isipin, do not run away from pain. Hindi tinatakbuhan, hindi tinatakasan ang ating mga suliranin, ang mga hilahil, ang mga sakit ng buhay. So do not ignore it. As if it's not there. Because if it's there, you can never solve it if you just ignored it. And do not just tolerate it or bear with it. Huwag tiisin. Hindi katulad ng maraming nadidinig natin, magtiis ka anak, puro pagtitiis ang itinuturo sa tao. At kuminsan yan ay kasalanan ng isang irresponsabling relihiyon na walang itinuturo sa mga tao kundi magtiis ng magtiis at nang patuloy silang mapagsamantalahan ang mga makapangyarihan na siyang nakikinabang sa kapangyarihan ng reliyon. Do not just bear with it and think that you are being saintly just by bearing with pain. Do not just cover it with painkillers. Hindi kailangan na kung mayroon tayong problema ay lagi nilang naghahanap ng diversyon, ng aliw at mga paglilibang. And do not just avoid it because it will never go away. Lalong-lalo naman, hindi dapat wakasan ang buhay dahil lang may problema at may sakit. Do not end your life just to end pain. Dahil meron pang buhay na kasunod at hindi natin alam baka lalong mapahamak ang ating espiritu. Naalala ko po ang isang babae na napakalaki ng karamdaman sa buhay, napakaraming mga lungkot at mga kabiguan at minsan ay inisip niyang magpakamatay. At sapagkat siya ay hindi nakagagalaw, paralitika at inuupo lang siya sa tabi ng bintana ng kanyang mga kapatid, bago magsaka sa bukid ang mga ito, minsan pagdungaw niya sa bintana ay minakita siyang isang drum na tubig na nasa tapat ng bintana. At inisip niyang magpatihulog doon sa drum na yon at malululod siyang tiyak sapagkat hindi na siya makagagalaw oras na mahulog doon. Subalit nakapag-isip-isip ang babaeng ito. Sabi niya, impyerno talaga ang buhay ko kaya gusto kong wakasan. Kaya lang, magwawakas nga ba kung mamatay ako? Papaano kung merong totoong impyerno, edi mas mahirap pa yon.
At dahil po doon siya ay nakapag-isip-isip, hindi siya nagpakamatay at paiksiin ng mahabang kwento, kapapakinig niya ng Christian station, DZAS to be particular, ay nakakilala sa Panginoon, naging Kristiyano, at ngayon nagagamit sa maraming kamanghamanghang mga ministries. Pero kung kanya pong tinangka na wakasan ang kanyang buhay, mawawakasan nga ba niya ang kanyang paghihirap? Kaya yung pagpapakamatay ay hindi sagot. Ano po ang gagawin natin kung tayo ay merong sobrang mga suliranin? Of course, you've got to face your pain. Kung masakit po ang inyong paa, dapat inyong alamin, baka may bato sa loob ng inyong sapatos. O baka sobrang liit ng inyong sapatos. O baka may tinik sa inyong laman na kailangan bunutin. Pero hindi kailangan na putulin ang paa dahil masakit yon. Lalo hindi kailangan na magmaang-maangan tayo na may sakit, eh meron naman talaga. Masakit ang ating ngipin, baka may maga, baka may infeksyon. Baka merong hindi bagay na nandoon. Masakit ang ating sikmura, baka meron tayong mga bato. O di lang tayo natunawan, o nakalunok tayo ng konting lason. Dapat kilalanin ang ganyang mga sakit. Because pain signals that something is wrong. Pain alerts the body to do something, and pain announces that foreign matter, an irritant or obstruction, an error or omission has to be dealt with. Kaya nga po, maaaring pagpapala yung mga nararamdaman natin na sakit. Sapagkat yung sakit na yun ang nagsasabi sa atin na may mali na dapat itama. May baluktot na dapat ituwid, may kulang na dapat punan, o may sobra na dapat bawasan. Pain is, and pain can be good. It can be an entry point to joy and to glory. How do you face your pain? First of all, you recognize it for what it is, that it is pain. Don't be on denial. Kung nasakitan ang iyong loob, sabi mong nasaktan ako. Nahitatakot ka, una mong aminin, natatakot ako. Nahihirapan tayo, sabihin natin, nahihirapan ako. Hindi kailangang ipagkaila at hindi kailangang tayo ay tumingin sa iba. Kailangang titigan, suriin ang pinagmumula ng ating mga sakit at mga sakit. You should also recognize that pain actually can come from God. Genesis 3:16, to the woman, he said, God says to Eve, I will greatly increase your pains in childbearing. With pain, you will give birth to children. So yun palang hirap na dinaranas sa isang babaeng nagluluwal ng sanggol ay sa Diyos nang galing. At meron bang masama na manggagaling sa Diyos? All good things come from above, from the Heavenly Father, who does not change like shifting shadows. Lahat ng nagmumula sa Diyos ay mabuti, bagamat sa ating maikli at kung minsan ay malabong pananaw, mukhang hindi ito mabuti. Kaya kung pati ang atin pong dinadalang mga hilahil at mga sakit ng loob ay galing sa Diyos, mabuti yun. Halimbawa, may ginagawa tayong mali at pagkatapos ay binabagabag tayo na ating budhi, edi mabuting kabagabagan yun kesa naman kampanteng-kampanteng katahimik-katahimik ang loob mo ay sinusunog na pala sa impyerno ang iyong kaluluwa dahil wala kang konsyensya. Kaya pag gumagawa tayo ng hindi tama ay nasasaktan agad ang ating loob, ipinagdaramdam natin, tumatamlay tayo, meron tayong taong napagwikaan ng masakit, meron tayong nasabing masama, tayo may tumatamlay din, mabuti yon. Kasi ang makapakasama ay yung nakasakit na nandamdamin ay ang sigla-sigla mo pa. Yun talaga ang maling uri ng kaligayahan. Kaya meron pong tamang lugar maging sa lungkot. How do we face our pain? We identify its cause. Kailangan natin suriin kung anong pinagmumula nito, anong pinag-uugatan. Merong sakit sa inyong pamilya, nakakasakitan kayo ng mga loob, hindi nag-uusap ang mag-asawa, magkakalayo ang loob ng mga miyembro ng pamilya, marapat suriin kung anong pinagmumula nito. Most probably an illness, which can be physical or spiritual illness. Most probably an error, but definitely something wrong and something out of place has to be dealt with. Maging ang Panginoong Diyos ay nalungkot at nakaramdam ng sakit sa kanyang puso. Genesis 6:6. No ang taong nilikha niya ay umimbento na ng ubod ng daming kasalanan, the Lord was grieved that He made man on the earth. And his heart was filled with pain. Man filled the earth with sin, and in so doing,
man filled God's heart with pain. Basta merong mali, basta may kasalanan, may kakambal ito na pagdurusa at sakit ng loob. Kung ang pinagmumula ng ating kasalanan, ng ating mga hinaing at mga hirap ay kasalanan, dapat itong bunutin. If from evil, uproot it. Eliminate its cause whenever possible, whenever desirable. We must remove what should not be there, and we should install what should be there but is not there. To correct deficiencies, to correct imbalances, is our divine obligation to ourselves. Pag ang isang mali ay naitama na, ang isang baluktot ay naituwid, ang isang kulang ay napunan, ang isang sobra ay nabawasan, magkakaroon na po ng harmony, magkakaroon ng pagkakaisa ang lahat ng mga puwersa sa ating paligid, at ang magiging bunga nun ay kasiyahan, kaginhawahan, saya. 2 Chronicles 7:14, "If my people, who are called by my name, will humble themselves and pray and seek my face and turn from their wicked ways, then I will hear from heaven and will forgive their sin and will heal their land." Isa sa mga pinakakilala ng pangungusap ng Panginoon sa Biblia, kung ang kanya daw bayan, ang kanyang mga anak, na tinawag pa naman sa kanyang pangalan, binigyan niya ng kanyang pangalan, minahal niya, kaya tayo mga Kristiyano ay daladala natin ang pangalan ni Kristo, tinatawag tayo sa kanyang pangalan, kung tayo daw ay magpapakumbaba, anong itinutuwid nun? Pagmamataas. Magpapakumbaba ka, magkakaroon ng balanse. At kung mananalangin, so anong itinutuwid nun? Kakulangan ng panalangin. At kung hahanapin ang kanyang mukha, hahanapin ang kanyang katuwiran, ano ang itinutuwid nun? Na ang hinahanap natin ay ang mukha ni Satanas, ang kabaluktotan ni Satanas. At kung tatalik mo daw sa mga masasamang ginagawa, anong ibabalanse nun? Sapagkat ang ating inaatupag at hinaharap ay ang masasamang mga gawain. Ano daw ang gagawin ng Panginoon? Then I will hear from heaven. In other words, ang itutuwid din niya ay yung di siya nakikinig sa mga dasal na makasalanan. So babaligtarin niya rin niya yun. Pag binaligtad ng tao ang kanyang ginagawang masama, babaligtarin din ng Diyos ang kanyang pakikitungo sa tao. At nakikita natin di siya nakikinig sa dalangin ng mga makasalanan. Kaya sinabi sa Bible, "If I cherished sin in my heart, the Lord would not listen to me." Kaya ang sabi, makikinig ako, yung pala hindi siya nakikinig. Pero pag pinalitan mo ang iyong pamamaraan, papalitan ng Diyos ang pakikitungo sa atin. Sabi niya, makikinig ako, pakikinggan ko ang inyong mga panalangin, patatawarin ang inyong kasalanan, at pagagalingin ang inyong bayan. Ang bayan ay ating puso, ating pamilya, ang ating komunidad, ang ating bansa, maging ang buong sangkatauhan. Pag itinuwid ng tao ang kanyang kalikuan, dinidinig siya ng Diyos. Kaya alam na po natin ang sagot doon sa mga taong, "Pastor, pastor, bakit parang hindi po ako dinidinig ng Diyos?" Pag matuwid, dinidinig ng Diyos. Subalit kung minsan, yung matuwid man, eh mali ang nahihingi, kaya hindi pa rin ibinibigay, pero dinidinig. At sinasagot. Maaari din naman ang sagot ng Diyos ay no. Hindi naman ibig sabihin, kung hindi ang sagot niya, hindi na siya sumagot. Pero kung ikay matuwid, malapit ang iyong puso sa Panginoon, nararamdaman po natin na maging ang kanyang pagtanggi sa ating mga hinihingi ay pagpapala pa rin. So kung masama ang pinagmumula ng ating mga hilahil at lungkot, bunutin. But if from good, if we suffer because of good and goodness, accept it. Bear with it. And find joy in your pain. Pain can come from good and from being godly. Bagay ang Panginoong Jesus ay meron pong napakalakas na mga sinabi tungkol dyan. Matthew 16:24. "Then Jesus said to his disciples, 'If anyone would come after me, he must deny himself and take up his cross and follow me.' Kung sino man ang susunod sa akin, ibig sabihin magiging matuwid, magiging makadiyos, magiging banal, ay kailangan pasanin ang kanyang krus at sundan ako." At saan po nagpunta ang Panginoon? Doon sa Golgotha, kung saan siya ay pinahirapan, kung saan siya ay tumanggap ng maraming mga sakit. So yung palang sumusunod kay Jesus, ibig sabihin ay gumagawa ng mabuti. Merong dapat asahan ng mga pagdurusa sa buhay na ito.
sapagkat hindi lahat ay matutuwa sa iyo. Hindi lahat ay magagalak na ikay nagiging makadiyos, pahihirapan ka nila. At sapagkat ang kagawian ng mundo ay kasalanan, ang nagpapakabuti pa, siya pa ang out of place. Siya pa ang kung minsan ay humihingi ng paumanhin sa kanyang kaliwanagan, sapagkat siya ay nakakasilaw sa mga nasasanay sa dilim. Subalit merong mga ginagawa tayong kabutihan, naasahan natin ang magiging bunga ay hirap. Subalit hirap na hindi pang matagalan, hindi pang habang panahon, sapagkat maging ang Panginoon ay nahirapan at namatay, subalit tatlong araw lang yon at matapos siya ng kaluwalhatian ay walang hanggan. Kung nagdurusa po tayo sa pagiging matuwid, hindi tayo dapat magreklamo at hindi tayo dapat magdamdam sa Diyos. 1 Peter 2:19-23. For it is commendable if a man bears up under the pain of unjust suffering because he is conscious of God. But how is it to your credit if you receive a beating for doing wrong and endure it? But if you suffer for doing good and you endure it, this is commendable before God. To this you were called, because Christ suffered for you, leaving you an example that you should follow in His steps. Kahanga-hanga daw po at talagang dapat mabati at mapagpugayan ang pagtitiis ng isang tao na siya ay nagdurusa dahil sa kabutihan. Pero sabi niya, kung nagdurusa kayo bilang bunga ng inyong mga kamalian, dapat lang kayo magdusa. Walang kabayanihan dyan at walang dapat purihin dyan. Yung iba nga alam ng mali ang ginawa nila at nagdurusa, hindi na nga tinitiis, nagre-reklamo pa at nagdurusa sila. Samantala ang sinabi nitong Biblia, kung nagdurusa ka dahil mali ang ginawa mo at tinitiis mo, dapat lang. Bunga lang yan ang ginawa mo . Pero marami po hindi pa tinitiis ang bunga ng kamalian nila. Mahilig pang magpalusot at gusto pa magreklamo. Oras na inaanin nila kung anong kanila itinanim. So kung kayo daw ay gumagawa ng mabuti, napagwikaan pa ng masama, na misinterpret pa ang ginagawa ninyo, kayo na nga itong nagbibigay, kayo pa itong nasisi, sabi, at nagtiis kayo, yan ang kahanga-hanga at yan ang mabuting gawin. Referring to Jesus, the Bible goes on to say, He committed no sin and no deceit was found in His mouth. When they hurled their insults at Him, He did not retaliate. When He suffered, He made no threats. Instead, He entrusted Himself to Him who judges justly. Yun daw ang ibinigay ng Panginoon sa atin na halimbawa. Siya na walang ginawa, na mali. Siya na pawang mabuti ang ginawa, ay sari-saring mga parunggit at pasakit at pahirap ang inabot sa tao. Ngunit hindi siya gumanti, hindi siya umimikman lang. At kung ito daw ang ating ginagawa, tiyak nga na tayo'y Kristiyano dahil kamukha ni Kristo. Pero yung gagawa ka nga ng tama, pagkatapos sumbat ka naman ng sumbat sa iyong kapwa, wala kang ginawa kundi ipagbalaki ang iyong ginagawang tama, hindi ganun ang halimbawa na iniwan ng Panginoon. Marami pong dinadalhan sa atin ang ating mga pagdurusa. And if pain was a doorway to goodness, go through it, looking forward to get out. Looking forward to your deliverance. And definitely looking forward to your reward. May mga pagdurusa po't hirap na hindi talaga yun ang ating pupuntahan, pero yan ang daan para marating ang ginhawa, ang luwalhati, ang kapayapaan. Katulad sa John 16:21, isang napakagandang halimbawa. A woman giving birth to a child has pain because her time has come. But when her baby is born, she forgets the anguish because of her joy that a child is born into the world. So ang isa daw pong babaeng nanganganay, ang isang babaeng nagsisilang, ay labis-labis na sakit ang nadarama. Subalit, matapos isilang ang kanyang anak, dagli niyang nalilimot ang kanyang mga hapdi at kirot at sakit sapagkat kaligayahan ang kapalit. Pero kung sasabihin niya, Lord, ayoko po saan ng mahirapan, o di hindi ka na manganganak, o siyam na taong ka ng buntis dahil ayaw mong masaktan, paano mo ilalabas ang batang iyan kung hindi ka mahihirapan? At marami pong magagandang bagay bago natin mapangyari, bago lumabas, bago matupad, hindi maiiwasan na dumaan sa hirap. Mga estudyanteng gustong makatapos ang pag-aaral na kailangan dumaan sa hirap ng
pagtitiis ng pagre-research, pag-aaral, pagsusunog ng kilay, sabi nga nila. Hindi pwede ba sa instant ka-graduate ka? May gumagawa, no? Nagsusuhol, gumagawa ng paraan, pero walang kamalay-malay. Ni hindi mabasa ang sarili nilang diploma. So, hindi nahirapan. Yung mga gustong lumaki ang katawan, hindi nahihirapang magbuhat ng mga weights. Kung pwede lang iupa sa iba, o babayaran kita, ikaw magbuhat, ako ang gaganda ang katawan ko. Marami siguro ang gagawa. Kasi ayaw nating mahirapan, pero gusto natin yung benepisyo. Gusto nating maraming pera, pero ayaw naman magsikap o ayaw mag-impok. May mga hirap na dinadaanan para makarating doon sa luwalhati. Napakalinaw na hindi tayo dapat laging umiiwas sa hirap. Yung hirap can be our doorway to comfort, to success, to peace. Mahirap makipagkasundo sa iyong kagalit, lalo't nagpapataasan kayo ng amor propio. Pero kung hindi tayo handa na tiisin ang hirap na yon, habang panahon naman tayong hirap na nandyan siya pero nagpukunwari kang di mo nakikita kasi ayaw mong batiin. Ito yung makikita mo siya sa mga lamay, mga kasalan, mga reunion, aalis ka na agad kasi ayaw mong nandun kayo pareho. So mahirap. Merong mahirap na gawin, makipagkasundo, pero ang uuwi anon ay ginhawa. Dapat nakikita po natin kung ano mga kailangang hinaharap at sinusuong na hirap. What else do we do with pain? Minimize the damage. Nasaktan ka na nga, hindi mo pagagandahan ang iyong attitude, marami pang nagalit sa'yo, marami pang nagtampo, lalong lumaki ang damage sa iyong buhay. So you minimize the damage. Let life go on despite pain and you continue being godly. Mga kapatid, makinig kayo. Kung tayo nahihirapan, kung tayo nagdurusa, lalong-lalot sa palagay natin, unfair, unjust, ang mga pinagmumula na ating paghihirap, huwag na huwag kayong magtatampo sa Diyos. Huwag na huwag kayong lalayo sa Diyos. At kung kayo'y nahihirapan, hirap na, huwag na huwag kayong kakapit sa patalim, sapagkat lalo kayong mapapahamak. Sa harap ng dusa, sa harap ng mga problema, lalo tayong dapat humawak sa Diyos. Huwag na huwag kakalimutan. Yung mga iba, nagtatampo pa sa Diyos. Meron po akong inatenda na libing, yung byuda, biglang sumigaw, tingin na ng lahat na nakikipaglibing. Akala eh, meron siyang kung anong sasabihin. Meron nga, alam niyo pong ginawa, minura ang Diyos. Minura talaga ang Diyos. Anong maitutuwid at ano ang maitutulong na napakalungkot mo at napakahirap ng iyong kalooban, lalayo ka pa sa Diyos, eh Diyos na nga lang kaisa-isa mong pag-asa. Yung mga iba, o bakit hindi ka na nag-church? Nakakapitong take na ako sa board, hindi pa ako pumapasa. O magtatampo ka sa Diyos. Nakakapito ka na nga eh. Magtatampo ka pa sa Diyos, dadagdagan mo pa ang iyong mga failure. Malay mo naman sa 16 pumasa ka na. Manalangin ka. Lumapit ka sa Panginoon. Huwag po kayong magtatampo sa Diyos kahit kailan. Mananalo ba tayo? Wala. At sasabihin na kapit sa patalim. Bakit ka kakapit sa patalim eh? Pwede kang humawak sa kamay ni Jesus. Bakit lalapit sa mali para lalong palalain ang isang mali na nga na kalagayan? Kaya si Job, isa sa mga bayani ng pagtitiis, isang lalaking napakamatuwid, subalit dumaan sa napakabigat na pagsubok. Ang sabi niya sa Job 6:10, "Then I would have this consolation, my joy in unrelenting pain that I had not denied the words of the Holy One." Ito pong si Job ay napakayaman na lalaki, iginagalang, maraming kaibigan, pinagpipitaganan, bantog sa buong silangan. Hinahanap ng madla ang kanyang mga payo at walang gumagawa ng malalaking mga pagpapasya na hindi muna sumasangguni sa kanya. Dahil siya mayaman, makapangyarihan. Subalit sa isang iglap, isang pagsubok ang dumating sa kanyang buhay, ang lahat ng kanyang mga anak ay namatay. Gumuho ang bahay na pinagpipistahan ng kanyang mga anak. Ang lahat ng kanyang mga hayop ay natupok ng apoy, nangamatay, sinalakay ng mga tulisan. At hindi lang yon, ang kanyang kalusugan ay nawala. Nagkaroon siya ng mga kung ano-anong mga pigsa at mga sugat mula ulo hanggang paa.
nawala ang lahat ng blessing sa kanyang buhay at ang tanging natira ay ang kanyang asawa. Yung pala gagamitin din ng Satanas ang babaeng ito, kaya itinira. Kasi si Job, matapos ang lahat, sasabihin pa niya, praise God. Kaya ba natin gawin yun? Namatay ang mga anak, sabi niya, kalooban ng Panginoon, purihin siya. Nawala lahat ang kabuhayan, kalooban ng Panginoon, purihin siya. Nawala ang kanyang malusugan. At dahil doon, wala nang sumasangguni sa kanya. Bigla siyang naging anino. Alam niyo, kung mayaman kayo, sikat kayo, maraming mga tao sa paligid niyo, natural, huwag kayong malalasing. Hindi kayo mahal na mga yan. May hawak lahat yung straw, gustong istrohin ang dugo niyo. Kaya maraming nakapaligid sa inyo. Birthday niyo, maraming umaattend. Wala pang 3% dyan ang umiibig talaga sa inyo. Huwag kayong magpapalin lang. Subukan ninyo na wala na kayong pera, bumagsak ang inyong negosyo, mawala kayo ng kabuhayan kung nandiyan pa sila. Kaya hindi tayo dapat napapadala sa ganyang mga pandarayan ng sanlibutan. Ganyan ang nangyari kay Job. Meron lang tatlong kaibigan na nagpunta upang sa kanya ay makipagluksa. Subalit matapos ang ilang araw ng kanilang pananahimik, ay isa-isa na silang nagsalita at lalong pinabigat ang dalahin itong si Job. Isa lang ang tinutukoy at tinutumbok ng lahat ng kanilang mga pangungusap. Sinasabi nila, nagkaganyan ka kasi makasalanan ka, aminin mo na. Kasi kung wala kang kasalanan, bakit magkakaganyan-ganyan ang buhay mo? Kaya sabi ni Job, dumating-dating pa kayo. Akala ako, ginhawa, ibibigay niyo sa akin. Lalo pala kayong papasan sa bigat na aking ngayon ay binabalika. At sabi niya, ito nga ang ating binabasa sa Job 6:10. Kung ano man ang mangyari, isa lang ang tangi kong ipinagbubunyi na sa kabila ng lahat ng hirap na sinuong ko, kahit kailan, di ko tinalikuran ng Diyos. Yun na lang ang kaisa-isang bukod tanging natira na tama sa kanyang buhay. Mga kapatid, mga kaibigan, huwag naman, pero kung loloobin ng Panginoon na dumaan tayo sa ganito mga bagyo ng buhay, nawala ang lahat, nawala ang pangalan, nawala ang dangal, nawala ang kayamanan, nawala ang mga kaibigan, pati asawa, nagpapahirap, huwag na huwag kayong mawawala sa piling ng Diyos. Siya lang ang maaring pag-asa. Bakit kaya ang Panginoong Diyos nagkatawang tao? Bakit kaya pwede naman siya ipanganak sa palasyo? Sa isang napakahirap na kalagayan siya, isinilang. Pwede naman siyang pumili ng mga emperador, mga dugong bughaw ng mga magulang, mga inaaring magulang dito sa lupa. Mga di pa kilala, hindi pa bantog. Maaari naman siya ipanganak sa sentro ng Kapitolyo ng isang imperyo tulad ng Roma. Bakit kaya sa isang probinsya, sa di kilalang bayan at pagkahirap-hirap na lalawigan? Isa lang ang dahilan. Sapagkat ang Diyos, iniwan ang kanyang kaluwalhatian, ang kanyang karangyaan, upang makiisa sa pinakakapuspalad, sa pinakakawawa, sa pinakamahirap. Kaya anumang hirap at ang ating marating, hindi niyo maaaring masabing nag-iisa ako. Sapagkat anumang landas ang tahakin natin na puno ng tinik, nadaanan ng Panginoon. Ang mahalaga, pag tinatahak natin ang mga hirap na ito, ay mabakas natin ang mga yapak ni Jesus doon at sundan natin siya. Sapagkat sa pagsunod sa kanya, dumaan man siya doon sa tinatawag na Via Dolorosa, yung daan ng dalamhati sa Jerusalem, at dinala man siya ng landas na yun patungo sa Kalbaryo, yung Kalbaryo din naman ang landas patungo sa kaluwalhatian. Huwag na huwag tayong bibitaw sa Panginoon, sapagkat kung siya na lang ang natitira, ang totoo ay nandun pa ang lahat ng mahalaga. Hindi po kailangan na magdaramdam tayo sa Diyos. Sabi ni Job, then I would still have this consolation. Even if I lost everything, my joy in unrelating pain, this is my joy that I had not denied the words of the Holy One. Pagkakakampi niyo pa ang Diyos, hindi pa tayo talo. Pero kahit kakampi niyo ang buong sanlibutan, pag ang Diyos ang inyong kalaban, talo tayo. You and God are the majority, no matter what happens. So what do you do with pain?
You not only minimize the damage, and how do you not minimize the damage? By not destroying your relationship with God. Don't maximize the damage, but minimize it. And how else do you face pain? Prevent its return. Kung sakali na nakalampas na tayo, dapat nating iwasan na ito'y bumalik. Pati mga diablo, pag ginugulo ang tao at napalayas, nagtatangkang bumalik. Luke 11:24 to 26. When an evil spirit comes out of a man, it goes through arid places seeking rest and does not find it. Then it says, I will return to the house I left. When it arrives, it finds the house swept clean and put in order. Then it goes and takes 7 other spirits more wicked than itself. And they go in and live there. And the final condition of that man is worse than the first. Kung ang isa daw masamang espiritu ay mapalayas sa puso ng isang tao, at sa kanyang paghanap ng kanyang matitirhan at malilipatan ay siya'y nabigo, maisipan niyang, balikan ko kaya yung inalisan ko. At nakita niyang umayos-ayos ang buhay, lumuwag-luwag ang puso dahil nawala siya, sasabihin niya, bah, pwede pa ako magsama. At magyayaya pa siya ng 7 na higit na malupit at higit na buktot kaysa sa kanya. At sabi, ang kalagayan nitong taong napalayasan ng isang demonyo ay mas lumala pa kaysa nung una niyang kalagayan. Kaya kuminsan po, mapapansin nyo yan ah. Merong aarte ng isang religious event, isang retreat. Naku, tanggal agad yung isang demonyo. Biglang bubuti agad, biglang makadyos agad, na parang kinamaan ng kuryente. Pero balikan nyo, 3 weeks later, 1 month later, 6 months later, masahol pa kaysa nung una. Kasi, pag nagpalayas tayo ng demonyo, dapat natin papasukin si Jesus sa ating puso. Para kung maisipan man niyang bumalik, wala nang lugar kasi puno na tayo ng Espiritu ng Diyos. Pero yung eka mo, maghahanap ka lamang ng relief, maghahanap ka lang ng isang religious high, pupunta ka lang sa isang lugar na mananalangin ka at magkakaroon ka ng religious experience, tapos babalikan din sa dating mong buhay, hindi mo naman tinanggap si Kristo, hindi mo pinunuang yung sarili ng kanyang karunungan, ng kanyang mga katuruan, pag binalikan ka ng demonyong ito, may mga karay-karay pang iba, at lalong mas marami ang magpapahirap sa iyo. Makikita nyo yan sa ating kapaligiran, people who go through mga short spiritual courses, mga kung ano-anong mga kurso na pang-espiritual, pero pag wala si Kristo, ang ituturo lang sa'yo, good manners and right conduct, konting mga quotation from the Bible at kung mga Bhagavad Gita at mga kung ano pang mga aklat, para lang magkaroon ka ng religious experience, aalis nga yun. Pero kaya kang balikan. Kaya napakahalaga na si Kristo nasa ating puso. Sapagkat oras na binalikan ka ng masasamang espiritu, ay siyempre, preno sila, atras sila, sapagkat wala silang magagawa, nando na ang Panginoong Jesus. Kaya kung tayo man po nagko-correct, nagtutuwid ng ating buhay, tiyakin natin na hindi lamang yon ethical level, hindi lang social level, but a spiritual experience with the Lord. Sa 1 Peter 5:8, ano po ang babala? Be self-controlled and alert. Your enemy, the devil, prowls around like a roaring lion, looking for someone to devour. Sabi, kailangan kontrolin mo yung sarili. At ikay mapaging mapagmatyag sapagkat ang kaaway mo ay humahanap lang ng tiyempo para ikay salakayin. Ano pong sabi? Be self-controlled. That alone is a world of meanings. Ang tanong, who controls you? Ang sabi, be self-controlled. Meaning, you should not be controlled by the devil. You should not be controlled by your desires, neither by your aspirations, nor dreams, nor wants, but we must be controlled by the Spirit of God that we allow to work within us. Dapat ang tao may self-control, sapagkat kahit anong sandali, maaari tayong salakayin ng mga tukso. What else do you do with pain? You can pray. Pray for protection. Pray for protection from pain. Hindi masama yun. Kaya lang, nasa Panginoon ang karapatang sumagot ng oo o hindi kung tayo ay bibigyan niya ng exemption. Psalm 69:29, I am in pain and distress.
May your salvation, O God, protect me. So we can pray for protection. We can pray for exemption even. So 1 Chronicles 4:10, Jabez cried out to the God of Israel, "Oh, that you would bless me and enlarge my territory. Let your hand be with me and keep me from harm so that I will be free from pain." And God granted his request. Sa'yo, Lord, i-exempt nyo naman ako sa pain. At pinagbigyan ng Panginoon. Pwede nating hingin. Kaya lang pag sinabi ni Lord, hindi. Number one ka nga sa listahan, no? Thank you pa rin, Lord. Dahil wala naman kayong pagpapasyang mali. Wala kayong bibigay sa akin hindi tama. Pero pwede naman tayo magtangkang manalangin. Hindi naman nagagalit ang Diyos. Pwede lang naman niya sabihin no. Why not pray? The worst you will get is a no answer. Pray. Keep praying. And we can also pray for healing. Healing from pain. Both physical and spiritual pain. Matthew 4:24. News about him spread all over Syria, meaning news about the Lord Jesus. And people brought to him all who were ill with various diseases, those suffering severe pain, the demon-possessed, and those having seizures, and the paralyzed. And he healed them. He healed them. Tatlong salita. Pero kung kayo yung may sakit, kayo yung nanganganib ang buhay, kayo yung tinaningan, kayo yung inalihan ng masasamang espiritu, kayo yung nangingisay-ngisay, at kayo itong paralitiko, hindi lang tatlong katagayan, yan ay isang buong-buong buhay. And the Bible says, the Lord healed them. God is the same yesterday, today, and tomorrow. Jesus who healed them can still heal you. He can heal me. He can heal all of us. But you have to believe. Believe. Stop doubting and believe. What else do we do about pain? Look forward to the believer's perfect deliverance. Kung hindi man ganap ang ginhawang natatanggap natin sa Panginoon laban sa ating mga pagdurusa, meron tayong inaasahan, meron tayong tinitingala na ganap, nakaluwalhatian, at ganap na kaginhawahan. Revelations 21:1-4. Then I saw a new heaven and a new earth. For the first heaven and the first earth had passed away, and there was no longer any sea. I saw the holy city, the new Jerusalem, coming down out of heaven from God, prepared as a bride, beautifully dressed for her husband. And I heard a loud voice from the throne saying, "Now the dwelling of God is with men, and he will live with them. They will be his people, and God himself will be with them and be their God. He will wipe every tear from their eyes. There will be no more death or mourning or crying or pain, for the old order of things has passed away." If all things do not satisfy you, yung pagtitiis, yung pananalangin, asahan ang darating. Kaya napakahalaga po na tayong may Kristo sa puso. Sapagkat yung mga walang Kristo sa puso, nagdusa na sa buhay na ito nung namatay, lalong napahamak na itapon pa sa dagat-dagat ang apoy. Kaya napakahalaga na dalhin po natin ang ating mga mahal sa buhay kay Jesus. Lalo't hirap na hirap sa buhay na ito. Ano pang inaasahang ginhawa sa susunod? Napakalaking panlilin lang na laging nakalagay sa mga lapida, "Rest in peace." Yung mga iba, mapaginhawa lamang ang kalooban ng namatayan habang nakatingin doon sa kabaong, sasabihin, para lang siyang natutulog. May natutulog bang nakabarong Tagalog? May bulak sa ilong? Mga pagpapaginhawa na pa-consuelo de bobo, para lang siyang natutulog. Kasama na siya ni Lord. Paano man nalaman kasama ni Lord? Ang sabi sa John 3:3, "Unless a man is born again, he cannot see the kingdom of God." Hindi natin ipinagmamalaki kung masasabing born again tayo, pero ang ibig natin sabihin, kung si Jesus ang may sabi, "If a man is not born again, he cannot see the kingdom of God," then we should do everything so that our loved ones will see the kingdom of God, that they will be born again. Tama na yung mga patry-try, tama na yung mga papakyu, tama na yung mga padiplo-diplomacy. Gumuguho na ang mundo sa paligid natin.
Kung hindi nasusunog ng apoy, ay nilulunod ng tubig ang mga tao. Kung hindi natatabunan ng mga gusali, ay natatabunan ng mga bundok. Nagkakanta gulo-gulo na ang buong mundo. Tapos gusto mo pa maging diplomatic sa kamag-anak mo dahil you want to be correct. Ayaw mo pa mag-share ng gospel pa konti-konti pa dahil baka siya mainis, baka siya ma-offend. Pupunta na nga sa impyerno. Ayaw mo pang pigilin dahil meron kang good manners. Kaya itong taon na ito, tiyakin niyo po mga kapatid, hindi kayo titigil at hindi kayo magpapahinga hanggang lahat ng buong pamilya niyo na dadala niyo sa Panginoon. Napakabilis mapawi ang buhay ng tao dito sa balat ng lupa. Nakita niyo ang lahat ng nababalitaan natin ng mga crisis, mga disasters, mga hindi nababalitaan nun yan, mga unprecedented. Subalit huwag kayong magtaka. May nagtanong po sa akin, ano pong palagay niyo, Pastor Ed? Giginhawa kaya tayo? Ang mundo kaya ay aayos? Sabi ko, ang alam ko ang gaya sa Bible, pag nabalitaan niyo ang ganito mga pagdurusa, asahan niyong mas masahol pa mga darating. Sabi sa Biblia, this is not yet, but only the beginning of the sufferings. Sa pagtatapos ng panahon na ito, magkakaroon ng mga pagdurusang hindi kailanman naabot ng guni-guni ng mga tao. Kaya dapat tayong magmadali. Ang sabi sa Bible, redeem time, the days are evil. Kailangan magmadali at sabihin man natin, hindi pa naman siguro babalik si Jesus, 2,000 taon nang inaantay, hindi pa bumalik. Eh kung namatay ka, sabi po sa Hebrews 9:27, after death comes judgment. So kaya matagalan o mapadali ang pagbalik ni Jesus, pag natapos na ang iyong buhay at nalagot ang iyong hininga, paghuhukom na yun para sa iyo. At wala nang bawian pa. Dapat dalhin ang ating mga mahal sa buhay. Maging mga taong di natin mahal o di natin kilala, sapagkat mahal yun ang Diyos at kilala yun ang Diyos, dapat tayong magbunga ng mga kaluluwa na dinadala sa Panginoon. Hindi ko mo tayo nahihirapan, ay lilimutin na natin ang ating pangunahing tungkulin, and that is to bring people to the Lord. So what else do we do? Antayin, asahan, tingalain yung pagdating ng bagong panahon, ang pagbaba ng bagong lupa, ang bagong Jerusalem, ang bagong lahat-lahat, at wala nang luluha pa. Sapagkat ang Panginoon magpapahid ng luha mula sa ating mga mata. Aalisan na niya tayo ng kakayahang malungkot. Habang meron pa tayong kakayahan ngayon, malungkot na tayo para sa mga maaaring maiwan. At gamitin ang lungkot na ito upang sila ay madala sa Panginoon. Finally, what do you do with pain? Find joy. Find happiness. And if you can, find pleasure in daily life in spite of pain. Hindi ko mo wala kayong pera, hindi ko mo namatayan kayo ng kamag-anak, hindi ko mo meron kayong sakit sa bato, hindi ko mo may suliranin kayo, eh hindi na kayo mabubuhay and you will put your life on hold. Make the most out of the least. Lamentations 3, 22-26. Because of the Lord's great love, we are not consumed, for His compassions never fail. They are new every morning. Great is your faithfulness. I say to myself, the Lord is my portion, therefore I will wait for Him. The Lord is good to those whose hope is in Him, to the one who seeks Him. It is good to wait quietly for the salvation of the Lord. Kung meron mga kulang sa ating buhay, ituloy ang buhay. Hindi ko mo nakulangan tayo ng isang kidney, nakulangan tayo ng isang paa o isang mata, o nakulangan tayo ng kung ano-anong bahagi ng ating katawan, nakulangan tayo ng mga mahal sa buhay, nabawasan tayo ng ating mga kayamanan at mga karunungan, ay hindi na tayo maaaring magsaya. Sabi, hindi lumilipas ang pagpapala ng Diyos, araw-araw ay may bago siyang biyaya. Kaya kailangan imulat ang ating mata, huwag titigan kung anong wala, kundi hanapin kung anong mga bagong ibinibigay ng Diyos araw-araw, sapagkat bawat araw ay may bagong pagpapala mula sa Diyos. Hindi kailangan ipagluksa ang isang bagong araw, umaga na naman, nagre-reklamo pa? Lunes na naman, pati pinagre-reklamo? Kasi may trabaho, tanggal naman ang trabaho, pila dito, pila doon, para magkatrabaho. Dapat, wow, Lunes na, makakapagtrabaho na naman ako. Umaga na naman, makakapagtrabaho na naman ako. Baligtad ang naisip ng marami, kaya sila nalulungkot. Kaya ang sabi sa 2 Samuel 6:21, ang sabi ni David,
I will celebrate. It means I will not mourn, I will not complain, I will not murmur. I will celebrate before the Lord. So my brothers and sisters, do not solve life as if it were a problem. Do not bear with it as if life was a burden. And do not end your life as if it were just a story. Life goes on, even beyond this world. Hebrews 9:27, just as man is destined to die once, and after that, to face judgment. Huwag nating lilimutin na anuman ang ating hinaharap ngayon, panandalian lang. Haharap tayo sa Kanya na hukom. Haharap tayo sa Kanya na Diyos. Alalahanin natin yon upang huwag tayong gumawa ng mga mali para lang maibsan panandalian ang ating mga hirap at pagkatapos ay bayaran natin ang habang panahon doon sa ngit-ngit ng Diyos. Ano po ba ang mga paghihirap natin? Sa kabila niyan, we've got to celebrate life. And if you have been cheated out of many things, if you think so, then you've got to get a life. This planet will not give it to you on a silver platter. Get a life. Gumawa ka ng paraan para ka sumaya. Gumawa ka ng paraan para ka magkaroon ng kabuluhan. Gumawa ka ng paraan para magkatuturan ang iyong buhay. Maiksi ang mga pagdurusa. Mahaba ang ginhawa ng mga makadiyos. 2 Corinthians 4:17, for our light and momentary troubles are achieving for us an eternal glory that far outweighs them all. Magaan daw ang mga kabigatang dinadala natin kung iambing sa kaluwalhatian na naghihintay sa mga anak ng Diyos. Kung may bara ang ating landas, believe that God will make a way. Seek Him. Bring your brokenness and pain to the Lord. And no matter what, rejoice and celebrate. Pag may buhay, may pag-asa. Lalong-lalo at may Diyos sa ating puso. Aming Diyos, kami po ay napasusuri sa inyo. Nawa maging bago ang aming mga pananaw. Bago ang aming mga pamamaraan. Pakita mo sa amin, Panginoon, that life is far from perfect. But you, O Lord, can add so much meaning and value and beauty to our lives. At sa mga kahirapan namin, naniniwala kami, Panginoon, you will make a way. Hindi man namin kaya, kaya nyo. Hirap man kami, kaya nyo, Panginoon. Itinatalaga namin aming sarili na sumunod sa inyo upang malampasan ang mga hirap at sa kabila ng mga ito, makapagdiwang. Makapagdiwang sapagkat kayo'y Diyos at sapagkat may buhay kami. Tinatalaga namin sa iyo ang aming mga sarili. Mga kapatid, mag-isip-isip tayo. Ihayag nyo ang inyong pananiwala, ang inyong pananalig that God is the God of ways and means. That God can in fact make a way for us. Bow before the Lord and pray and seek the Lord's personal touch.